Sama sa inyo ni Sir Louie Galina, nakot rin karon para ipos sa inyo ako sa Innovative Farm. So, good morning. Oh, kasi ganti alam mo nung good morning mga kapunto doon, no? Anyway, good morning. Good morning mga Philippines. New day. So, new day, new learning. So, that's why good morning. Yes. So, good morning. Good morning. So, ako was born. Ako dahil si Jeffrey Malina o Dimisi. Kasi tako'y parinti rin. Tako'y Malina o Dimisi rin. Okay, ako dahil usap mong ka-agricultural technician sa Installing Trading Corporation. Bali sa base ko na nagdala sa base, base na po sa Davao. So, anyway, parman, request na matutuloy sa paan. Ipuli lang. So, nakatulong si Jensen, mga katulong siguro. Jensen. So, kung napansin na si Jensen, no, grabe kainit, no? Init yung gaya eh. Kung init ang Davao, parang init-init yung dali ba? Alam na? San magod, Jensen? So, ano, orang tungkol sa ngayon, orang ganyan na po, pag naon ako ikan sa bus, eh, neutral ko patulong ko eh. So, pag naon sa bus, nagkahon ko pa rin ito. So, kung pagkahon pa rin ito, nagbayad na ko. Pagbayad na ko, tingala ko nga, pagbayad na ko, naglagawan ako, tingala ko nga, ginatawag mo sa cashier? Ginatawag mo sa cashier ba? So paglilin ako sa cashier, anong cashier? Sir, sir! Change is coming! Ano siya? So, nasa ako, change is coming. So grabe no, grabe ka ron ang ato ang pagyong panahon. So, tiyala ka na ato na yung season, ang mga butas, wala-wala kayo nagbunga. Tungod sa klima. So dapat kita mga farmers na aware po ta o dapat kung ang weather, labi na sa mga klimas panahon, dapat aware ta na. So dapat, labi na ka na sa mga adjustment, tingala ka nga sa karoon na cropping, guwapo, pag-abot sa panahon, tingala ka nga dili na kay guwapo akong cropping. Tungod kay nai ng klase-klaseng mga kondisyon, isa na po dito ang klima. So kanang klima, ilip nyo na ito na siya may iwasan niya pa. So, kita mismo ma-adjust. Oh, the good thing is, na ang Installing Trading Corporation, nga mula na isa niyo ha. Yes. Ha? So, by the way, ang task na ko karon kung unsa ang rice farming. So before tang proceed sa rice farming, ako sa introduce kung unsa niya mga product. So si Installing Trading Corporation na sa ipada na Insta Organic Farm. So unsa ni Insta Organic Farm? Isa ni siya ka MPMI kung ginatawag. Asa yung kini si IOF? Usa ni siya ka MPMI. So, usa lang yung PMI. Both time, purpose, microbial, inagulan. Pasabot, dili daw siya para sa balay. Pwede siya sa aquaculture, sa poultry, sa ornamentals, sa water conditioning, sa waste, at the same time sa waste management. So, kato mga nagpalay, nakapun yung mga padbot, mga baboy, mga livestock. Nakapun. Okay, manok. So, gini siya, isa na siya ka microbial blood, so bacteria na katabang sa itong mga farmers para magtaas itong yield less ang atong input sa farm. So, wala nang kapos ko product. So, sa rice farming, balik sa rice farming. Sa rice farming, before tama proceed sa rice farming, dapat sa seeds pa lang daan. Ato lang indicate, o ato lang i-consider kung sa nga na seeds atong gamiton, no? Kisa may nag-practice din o kanan pa ng in-breed nga ginagamit na in-breed na variety. Ikaw ang
So, ang inyong bang traditional tong sa buwag mo? So, nata yung duha klase no, sa hybrid o hybrid. So, usay diferensya na yung duha. So, ang diferensya na yung duha, sa price ko lang daan, diferensya na, no? Kaso lang, ini si hybrid, taas ni siya gear, kung taas ang resistance, tungkol kay GMO ni siya. So, nagkatag mga company nga na yung mga ba, mga hybrid nila, mga Syngenta, mga beer, no? So, dili pa lang, pili lang ka. Pero si installing, whether inbreed o hybrid ang iyong gawin ito, okay lang. Kabulos kaya po kayo. So, what are the methods used in rice production? So, natin yung mga klaseng methods na ginagamit. O itong ginatawag na direct seeding o transplanting. Isa may nag-practice sa ito ang kwan ba? Direct o kwan. Ang iyo ma, transplanting may iyo ha? Transplanting. Iyo ha sila naman? Transplanting. So, gabo no, ang transplanting mong good, naanin ang diferensyaan eh. Sa preparation pa lang daan, mula bang maning direct seeding? Tungod kay, pag land clip niyo sa area, sa buwag pa lang ka. Kaso lang, ang direct seeding, ang disadvantage lang ani, prone siya sa habay. Kapag mo na habay, dali na siya mapansangin tungkol kay wala kay space. Ang isa po, diferensya niya, prone siya sa mga sakit. Sakit kay ang mga panungkod, mga pathogens mo na ito, manasa yuta. Hilig na sila ang bugnaw. So, kung ang imuhang spacing, simple, madigit nila siya. So, bugnaw siya, wala kay hindi ka magpapenetrate ang sunlight sa sunod. Walang prone siya. Kasi, pero nakikapoy nagagamit ang nagkaroon ng method. Tungod kay katong mga kwan sa labor, bulangan sa labor, o katong kwan lang. Na-practice na dyan nila o na-dalang nila. So, pero halos dyan, transplanting ang gamit. No? Kung nakaisaktong labor, tungod kay proper spacing niya, maka-less good sa seeds. So, mo yung mga common nga fertilizer sa itong ginagamit. Siguro sa ito tanan, halos griyong no, nagagamit na rin. Sa rice, actually sa tanan siya, ang ginagamit yung halos urea o 4600. Pasabot na ng 4600. Ang nutrient content na focus lang sa nitrogen. No? Ang kining complete 14, kompleto siya, 14-14 niya, ang 16-20, muna siya ang amosol o ammonium, ampos o ammonium phosphate. Kining 0-0-60 muna ang murit at butas. So, saan nga sa pag? Muna siya ang BK. So, ang nitrogen nag-refer sa, ang N nag-refer sa nitrogen. So, unsa karon ang puro ang so, anong kinalaman ang butang nitrogen sa aduang palayan? Si nitrogen, ang number one, kung ni nitrogen mo ang patungo. Pag-green sa dahon, para makapropile o photosynthesis sa tanong, para makaas sila yung source ng protein. Motoy, pagpusun si tubo. So, kung problema sa iyo ang tanong, nag-green siya, niya, stagnant ang growth, uhin na yung tubo, kulangan siya nitrogen o nitrogen deficiency. So, ang P, muna ang phosphorus. Ang main role po ni phosphorus sa tanong, para sa development sa beginners, tillers o roots ang number one niyang gina-workout. So, ganyan na siya, ang ginananas niya. So, para makaproduce ang natal tiller. So, kini si potassium, makaproduce ang bunga, may bula o wakong bunga. Wala ang bunga nila. So, kung labi na ang mga practice sa uban, pag once nga mag-juvenile stage na ilang tanong, o ka nang magbuntis na good,
ila na ng builuhan ng potasyum. Kaya once magod ang tanong kung nagbulak na niya, ulangan siya og source sa potasyum, bangay mo, pangit ang iyong bunga. Ya, kung mamali ko kag-apply, kung nagbunga na siya, builuhan din mo aning nitrogen, ang tendency niya, sige rin ako ang dahon, na may bunga. So, importante yun na itong mabalaan kung sa'yo mga main role ani, no? Kini siya, dahon, para makapubay o photosynthesis para makakatal protein sa plants. Isa, tillers o roots para prone sa hapay, dilig, iligod sa baha. Ang kinimutasyon para sa flowering, sinya ilang usulata, masagdan ba ninyo? Flowering o fruits. No? So, halimbawa, ang rice. Ay, ako, example lang ako ang sugar cane production ni Brad, sila. Halimbawa, sugar cane. Pag once nga magdako na siya, sige gihapon ka kutang nitrogen, magsida ko siya tubo, pero gamay siya mag-produce niya sugar. No? Ngunang pala sa palay. Sa palay, pagputang ni mo ang naguan, pagputang pag-action mo ka ng buntisan na niya, dapat mo unputat ka para isuporta siya ang bunga. Kaya halimbawa, kung nagputang kay 14-14, na yung tendency na matrigger ang iyahang maturity. Muna yung disadvantage sa ayah kung magbutang na. So ang the fast facts about fertilizer. So sa fertilizer, kung the number of percent and they can grow but nothing to stick the soil. So tama nino? Ang kini mga synthetic karon, kung ikuha ng sigig buta, tama, muda ko itong tanong. Pero in the long run, sigamit namin topsoil matawa tungkol kayo magpusok itik soil. So, no, okay, can change the soil base. Nga nung mag-change pa ng soil base, mong kayo mag-turn to acid, mag-acid na yung mga soil. Halimbawa, tanong, gipot nga lang mong abono kayo mong una-una, kanang, panang, kinana na abono, kaya pangit mong tanong. So, gipot nga mong abono karon. Pagkutang nyo, example, urea, gipot nga lang urea. Ipunyan ang urea, kaso pag-abuno ni mo, punto ka nag-abuno o adlaw na. Karoon, na ikaw sa adlaw ang mong abuno. Pag ikaw sa adlaw sa abuno, nag-volatilize na yung mga nitrogen. Kaya nitrogen, sa atmospheric nitrate na siya. So natural rin sa nitrogen niya, o kung hangin na siya mismo, mag-volatilize na siya o parang mag-evaporate. So, ang bili na lang ana, ang residue niya. So, ang residue ka ron, nahulog siya, o. Dili na siya, umoto yung makos. Amoro siya, ammonium, o ammonia. Ammonia tawag na. Muna siya maka, nahimo, o, masinig yung yuta. Muna siya. So, karon na, atong slide, example. Ang main purpose ni IOF sa tanong mo ang ginatawag nga itong the symbiotic cycle. Relasyon na sa tanong o sa mga bakterya, mga good bakterya sa tanong. Lahit itong relasyon ninyo sa UCD nga na? Yeah. Lahit itong. Kini siya, relasyon niya sa tanong o sa bakterya, mga good bakterya. Example, explain na ba? Ang imuang tanong, so karon imungi, but nga karon mga active agents, moto ang mga good bacteria. So nanadri karon mga good bacteria. So si good bacteria, ang major ko niya, mo siya ang naghahatag ng mga nutrients sa tanong. Siya mismo ang nag-breakdown. Actually, ang atong yuta, na siya, atong yuta, na yung natural yung nutrients.
Kasi natural TNs. Kaso lang, hindi na ma-absorb siya ito nung tungkol kay acidic no yun ta. Yes. Oh? Tungkol kay. So karon, ang gibuhat sa IOF, gibalik niya sa biological cycle. So karon, ang good bacteria, actually ang atong bacteria kay nitrogen fixation. Nag-fix siya ang nitrogen. So ang nitrogen, ang atmospheric nitrate, na atmospheric nitrogen nag naras palibot, ihanang gina-fix. So gina-fix niya, ginakuha niya, gina-convert niya into nitrite. So mo ito ma-absorb sa lanong. No? O, muna kung maski pila pa na ka, pinag mo, maski pila pa na ka, drama mo yung butang na abono, kung wala yung mismo ang good bacteria mo, breakdown na para ma-absorb sa tanong, usually si mo yata ang abono. Muna, naatay good bacteria dapat nga mo convert o mo breakdown sa mga nutrients para ma-absorb sa tanong. Kaya yung, kung acidic yung yuta, kung acidic yung yuta, patay ang mga good bacteria. Muna dapat, ang una niya, muna tiyala ka, orang dugi-dugi pa yung effect. Tungkol kaya iya pa nang kina-rejuvenate mo yung yuta. So karon, ang example. So karon ang example lang, ang plant needs, kung saan ang kinahalan sa tanong. So ang tanong dahi, nanginahalan lang siya o sun. Sun, water, o carbon dioxide. What I mean, kailangan sa tanong. Kaso lang, libre na, naranas sa palibot. No? Karon, sa ako sa mga farm technician, sa akong mga growers, akong mga manguuma ng kauban, sa akong na-observe sila, ang ilaharan yung nabantayan na kinangla sa tanong ng nutrients, yung PK lang yun, no? Yes. Mula na iba. Muna siya ginatawag nga primary macronutrients yung kinangla sa tanong. So karon, mula na iba na. Pero wala sila kabalo, ang tanong di ay manginhalan po sila ani sulfur, calcium, magnesium. Muna siya ang secondary macronutrients na kinahalan sa tanong. And muna sila ang micronutrients na ako sa kinahalan sa tanong. Muna ko tingala nga ang example sa saging o example sa spalay. Tingala ka nga nung nakan, di atake mo rin. Kung dahil, gusto akong tanong kay nagkuhan man. Kanang nagilo man ya apply din mo pesticide, wala ka balo ng ang problema ni siyong palay micronutrients deficiency day, no? So kanang mga agriculturist, kanang labi na kanang mga pathology, dili na sila basta-basta moingon o mo rekomenda ka kanang i-apply sa mong tanong nga pang pesticide. Kasi kailan pa na pagkipasig ang problema. Kini na yung problema, wala ka na sila aning kuhan, kubal. Gabi na magbuntis na yung palay. Kung wala ka na kubal, ay yung kuhan, mag-gilo na. Kung dili, kaprodus. Manganis. O kung kulang na manganis, dali na lang mga tayo at ang butin sa iyong humay. Munang singgag pa yun na nga sila, kinanan niya po na sa pagkulong. O dili ka hatag ang synthetic fertilizer, anak. Ang hatag na mismo, ang mga good bacteria, mag-convert. I-convert nila na para ma-absorb sa tanong. Kaya na sila mismo narana sa yuta. Dili na na ma-absorb sa tanong tungkol kay ibang yuta kasi hindi na. Nakuha na to? Yes. Okay. Muna ang isa nga, benefits. So ang benefits sa ito ang IOF. As a soil rejuvenator, sa growth, development, enhancer. So sa isa niya rin na, ang good bacteria ginatapang niya na rejuvenate ng atuang soil. O stabilize niya ang soil pH, i-neutralize niya ang pH. Para ang itong mga nutrients yung kinahalan sa tanong, sakto dyan niya tanan makuha. Kaya kung once yung acidic yung muyuta,
Igo ra ra ang budag delay sa maglinching ni mga nutrients sa ilatag. O isa po siya kagro, deliver delay siya. Gina-convert niya ang nutrients mo ito, yung nila, gina-convert niya ang nutrients to be to nitrate form. Kay ka na, nitrogen yun eh. Kung wala eh, pagkutanong sa yuta na, kung wala pa na, kung wala yung convert na, hindi na ma-absorb sa pan. Sayang kayo mong i-apply nito. Pero wala na eh, wala tayong pulos dito, makamas na nun. It helps the plants produce kinesya. Wala nga ang IOF, but once gamitan niyo ang imuhang tanong, dili like is wala na mismo. Dabi na katumagulay. Wala na sila mismo ni Gabi. O, pang makin. Tungod kay, taas na kaya ang halimbawa, paano na may disease? No? Example. Ano na may disease? Kay kini, muna yung nabiroon kalaban sa itong mga farmers. Disease. Kinesitesis, mabundra niya sa iyong tanong kung naan yung tulong. Muna ang pathogens. Ang pathogens mo na ang bacteria, virus, o katong pathogens. Oh. And then, environment. O gini ang plant. So, mabuo ni si disease, kung na ay present sa mga, kung na ay present sa mga yuta, na ay pathogen. Kung na ay pathogen, favorable ba yung environment, tungkol kay buong tao, si kulat, labi na sa humay, prone kaya na siya ang fungus. Yan karon kay imong plant, na-enhance naman niya, o na naman siya ng one, kinitin light hormones, na may-enhance niya ang mga sakit. So, susceptible ang plants. So, hindi kung naanin siya, favorable ang environment, pero makaya mo niya, hindi ka pwede siya kapenetrate. Pero kung imong tanong, kulang nutrients, posible yung ghost, hindi siya. Nagawa na to? Wala ba yung, so far, wala ba yung gusto mo tana? O wala ba yung wala na saktan o gusto yung klaro? Nagawa ba ito tanan? So, ang pitulong sa IOF, sa seed selection, natin yung natawag na namin method sa seed selection. Ma'am, isa pwede kumayan pa? Sir, kami may sir. Pwede mo interview? Sir, sa'yo mong kumayan sir, pag seed preparation mo, sa'yo mong method ginagamit? O sa'yo mong ba? Oh, ikaw sir. Pwede sir, kahumul ka? Inyo ang... Kinahumul ang... Kinahumul sa ang palay. Palay. Pag maghumul, bulan? Oo. Ilakan lang pala ang bulan. Kailan ko 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 ang bulan. Tama sir. Kaso, ilikan lang po na mga sir. Kaso lang, nalay na dumag ka ito gamay. Ang ako ang ginagamit, isang gram, sa isang gram, tuwa ka kilo, 500 grams ka, IOM, ihumuli mo. So isa ba pwede mo dito itong napili ni mo nga, asis, ihumuli mo 24 hours, at then ibuti mo. Pagbuti mo, pag gusto niya ang panikel, o katong roots niya, nga to, same as Yabo sir. Pero kaso lang, sa paghumong sa mga, nandito, apila dito ako sa IOF, pinayo yung mga. So kato, kung gamitan niyo sa IOF method, pagbutang niyo sa sikbe, wala na kay application, hindi na ka mabutang ang bulo.
Di ba sa tawasan sa inyo ba magbutang pagkabuno? After 7 days, magkabuno ta. O, umawala na. Tungod kay taas na yung roots. O, taas na yung roots. So, taas ang percentage ng absorption sa nutrients. Ang number one na yung kalaban na yung mag-seedbed ka, kana mga maya-maya, you know? Wala, kana mga, wala yung number one yung kalaban yun na. So sa online prep na hipon, same lang, additional lang higher. So pag first plowing ni mo, first plowing, sprayan na siya o IOF. No? And then, 2 days, bago ka magtanong, sprayan mo sab. Ang good thing is, pag once nga ma-sprayan mo na, di ba kung ako ang palayan maglumot, okay kaya na? Di ba ma'am? No? Tungkol kay kondisyon ng soil, isa pa, malas na yung application sa molosay o ka ng pakas pool. Tungkol kay ang pool, o kung wala mo kung naglumot ang imuhang buwan, imuhang humayan, imuhang land area, ipagbutang din mo, pagbutang din mo para, ang imuhang tanong kaunon. Pero kung nailumot, kato yung kaunon, mo din natural ang kaunon sa pool. Ang lumot. So, sa isang kao na mag-oversize siya, hantod mga time. So, wala natin mo sa gamit. Sa kato pa lang, nakales na ka. And then, ngano kinalala naman yung proper spacing? Usay spacing ni mo, sir? Sa iyong method, sir? Dose. Dose? Hindi ka pa rin ba yun? Hindi. Tago kayo, 16 by 16 siya. Pwede mo, sir, hybrid? Dose? Yung hybrid. Kini mo sir, kung hybrid ka, pwede sa 16 by 16. Yes sir. Sa kanak pa lang, makalis na ka, seedlings, ha? Oo. So, ano kinalam yung proper spacing? So, ang proper spacing, more than 5 benefits, no? Sa proper spacing. So, proper absorption, no? Then, siyempre, hindi mag-ilugay yung kapunod-tara. Pag nasa yung proper spacing, hindi siya mag-ilugay yung nutrients, calcium nutrients. Bukin na dapat itong ginapatay ang sagot, kaya mo muna kalaban niya. Diba? So dapat, proper spacing nga, stronger ang root system. So kung gamitan mo yung siya ang kwan, insta, mag-build up ang yung roots, munang, actually, naging testimony mo nito, nga nag-ianog baha. So pag-apit pa ha, nakulpaan siya kay Abin Hagwa na siya ikuha nun, maani, doon yung ikuha. Pero tungkol kay stronger ang yung root system, nakaya niya ang baha, kung nakatindong pa siya kapalik. Pati ka ng mahapay, anong labi lang, mag-anog, kwan, mag-upil ka ng iro, hangin. Kana, o weather resistance mo itong yung baha, o sa kanang mga hangin, kaya niya na. Sunlight. Ano kinala mo sunlight? Kaya kung ang atuang area, grabe, init sulod. Dili na siya ginapuyan ng mga insekto o mga carrier sa mismong sakit. No? Isa pa, wala yung kinala po nito, pati ilaga, dili na ganaan dito ang tumot kay init. Wala siya yung pinipin sa insect control. Ito kung hindi sila ganaan ang bundo sulod. So yan ako na. 16 by 16 siya. Kaya one plant per hill. Yan na siya. Di ba, practice ito sa ganaan? Kung hybrid, di ba, duha kung ganit ka? O, duha. Kaya isa lang. Then, muli siya yung comparison sa traditional, sa modern, o sa IF na ito. So sa traditional, ang magamit din mo mga sucker para sa mga seeds, 80 kilos. Dapat na kini siya, transplanting niya ka method, 80 kilos. So sa modern karon, lumina ka itong mga hybrid, tama ba siya? 15 to 30 kilos ang mga prosimus na rektar yan. Pila kilos ang mga produce sa hybrid? Pila kasako? 100 to
So sa IF, 10 kilos lang na. Tungkol kay 1 plank per hill, plus 16 by 16 meter distance. So pagbantayan ninyo, sa seats pala, sa pagpalit pala ninyo, dra, nakalist na mo. Ha? And the average of sacks of fertilizer, sa to ang traditional, 6 sacks. Sa modern, 12 to 15. And then sa IOF, 2 lang. Kinala ko yung mag-apply. Kaya ganyan ito ngayon, kung nag-convert naman siya, at the same time, nakapun siya yung nutrients ng atag. Tungkol kay nananay nutrients ng presence na sa yuta. So, ang iyang ginay mo, binakonvert niya into protein sa ito ang so, sa fungicide, ganyan, natural yun eh. Labay nanay mga infestation. Sa traditional, kinala itong gamit, pati sa molar, pero sa IOF, optional lang. Katong, grabe yung nagpresa ko. Second cropping. Di ba kung second cropping, ang number one mo, atake na, black bag. Ha? Black bag. So ka na, hindi din yung iwasan. Dabi na kung imuhang palay na tubig, na ayan yung bulan. So ang black bag, kung makita na siya reflection sa bulan, ito din na rin niya. Wala siya pakialam kung wapo pa rin umay o hindi. Basta makita niya ng silaw gigan sa bulan, ito na niya. So karon, gatake ang imuhang pan. Imuhang palay nga referred to MF. So, mo to siya optional. Kinala siya mga rin. Pero, sa mga karon, ang among advice po, kung gatake siya kahit, kung gatake siya o pan, kanang black bag, interval lang ka 7 days. Every 7 days, apply ka. Makasurvive na imuhang pan. Imuhang palay. No? So, ang mga benefits sa paggamit sa method sa 2R1 sa itong IOF. Moto, 100% safe, vitamin free. Tungkol kay organic siya, pure organic. Nabantayan ako last 2017 November sa Visayas ng mga Espiral. Itong balita sa Kwan, TV Patrol, katong nag-spray o Kwan, pang insekto, insecticide, nag-spray sila. Niya, ang katapat niya, Espilhan. Mga grade 1, nakawan mo na sir, kayo nung wala. Kato sila tanan, nangahilo, nagsuka-suka, diba? Tungkol kayo, nang-spray ito itong kasigbit nila nga palayan. Insecticide, tungkol kayo, grabe na karoon kaisod ang mga insecticide. No? So grabe. Masing ka na pagkawali mo na, hindi na siya, masing wala na siya epekto na yun. Pero pag-abot sa pila na mag-inan na kag mga sigbinta, wala na epekto. Insecticide na. Sa tao wala lang na tungkol kay grams per weight mo muna siya. Wala insekto lang ang mga kwan, may go, kaya tungkol kay nagbuhay man sila. Grams per weight ang explanation na. So ang harvest in a shorter time, in a shorter period of time. So tungkol kay kanang kumpleto ang nutrients, dali na siya mag-develop, dali na magbuhay ang harvesting hormones. So dali na siya. Sa time pa lang, same na. Yeah. Improves the soil structure of retaining water. So, ina-improves niya. Ina-increase niya quality sa crops in terms of color, taste, and size. So, anong kwan man? Anong, usay kalahian, kung mag-harvest ka o sa'yo, o ma-over-matured ka mag-harvest? Ano siya yung ganyan sa? Di ba kita o kung magtanong ta, kini nga variety. Ato, dili lang sa taman nga adlaw, harbiso na rin. Dahil yung mga farmers na di ba? Kamu, nga na mo, per day mo, dili mo mo tanong sa physical appearance sa balay mo mag-harbis. Ang kasagaran na ng gamit, number of days sila mag-harbis. Yes. Pero para sa kuha, dapat ang tanawak nyo, ang physical appearance sa balay kung buhay din na siya harbiso. Diba? Hindi ba kung gamit ko yan eh? Kung pamilya niya siyong palay, na ang iyang green stress to mo'y gaigahin na, harvestable na siya. Mas kipila mo na siya kahit daw dapat i-harvest, pero kung din nga time, nag-ahit na iyang green stress to mo, harvest na siya.
Para di siya over-mature. Kaya di siya kung over-mature lang yung mga palahang reason. Daghang usik. Daghang mga taga. So, kato pala, makalaw na siya ako, production. So, dapat di dito mo maintain, advice lang ako, di dito mo mubase sa adlaw, mga kinila pag-harvest. Mubase na sa physical appearance sa umay. No? O 80% increase yung year. Tungkol kay ang imuhang yuta sa awan na acidic. So di siya kaprusok may buma, kaya di isa kong nutrients. Masing niya buruan pa rin mo. Pero kung mabalik sa normal lang iyong pH, then, wala na kang increase ang yung year. Nabase mo siguro na ito, nakita natin sa mga testimony tree kanina, di ba? Na grabe ang dealers, productive dealers, o grabe mo dyan artist. So yung nga nakapower yung ano. And then, kini, na-amaze ko anin ako, no? Rice farming have stable demand and marketability is not a problem. However, this business requires high capital, heavy management, and high risk. So ang rice farming, stable dyan ang demand. Tungkol kay ang Pilipino, number one din consumption nila, rice. Mas yung naging usahay doon eh. Ako, siguro kung usahay, isa ka daw, kaupat kong kaulas. No? Munang, ang video yun, grabe po sa muro. Munang, high ang money and demand. Pero kini nga business, nag-require siya high capital, heavy management, to high risk. High risk siya tungkol sa, labi na sa itong panahon na ngayon. No? So if you want to enter the world market, then apply good management practice. And you will be competitive in this industry. No? Wala, kung gusto tayo maging competitive, kung gusto tayo high yield, let's suppose, apply tayo good management. Buwan mo na sikreto, ano wala may lain. Good management lang, sakto mo man, dili lang kay akinig, eh, pwede mo nandan. Dili, lahi, sa una, lahi ito karoon. Tungon kay, sa kong pagkabalo, ang kanang mga Korea, kanang Japan, kanang UAE, dili pa na sila nag-eskwila o agriculture last 40 years o 30 years. Karon, ganong mas high-tech pa sila? No? Ganong ang Pilipino yan yung yakon, standard sa pag-agriculture farming, pero ila high-tech naman kayo karon. Saudi Arabia, disyerto man dito, ganong di naman sila mag-import mga gulay tungkol kaya na sila dito mismo, no? Tungkol kaya i-apply nila na yung good management practice. Kita, wala, hello, ang Pinoy, pinag-upo ko. Wala na ba? Wala akong usod pa sa inyo, ha? Ang sikreto lang dyan, para matay na to ang high-end, apply na juga good management practice. Kung isa na dito ang IOF, mga pakatabang sa'yo. Tama ba? Okay. Then apa isa? No matter what farming you want to do, if you do give it a try, your chance for success is zero. Example lang ako, ang among mango specialist. Kato mong mango specialist na may susa yung story. Siya, dugi na siya nag-research kung usa pagbunga sa mangga guwapo, usa ang pag-high production sa mangga. No? So, sige siya apply, sige siya pumunta na sa mga veterano. So, ang mga veterano po, ang katulungan na nila ang in-advise. So, nandiyan ka sa farm, sige siya apply. Pero siya apply, wala, kaya po, hindi kayo na siya satisfy siya ang farm ba. So, karoon kayo, itry man siya sa IOF. Itry niya ang IOF. Karon nag-export na siya sa mangga, no? Mo siya, wala siya ni try ato, ang iyang success ato zero jud. Wala karon na daan. Ano di mo to spinan? Nararama tayo kita niya. Ano kinahanglan ko man ta magkuha sa tuong nating application. Kana na may masayon. So mo lang po na ang sikreto. Try and try lang jud. To be successful. Okay. And then, dapat tayo mga question.
Wala ba yung gusto mo tanda, sir? Yes, sir. Sa isang hektarya, sir, pila ka kilo mahurot sa IOA o kapila sa i-apply hand of harvest from the seed acid selection, yung preparation sa kanang iyahang seed bed until harvest, transplant until harvest ang palay. Sa isang nag-grapping, sir, ang magamit lang ni mong IOF, tulo lang ka kilo. So, tulo lang ka kilo mong gamit, malis mo din mong costing sa pesticide. Minus 50% mo din mong application sa synthetic abono. So, dili ka lugi, di ba, sir? Takot yun siya katipid. So, kung nag-inom niya, mataas mo din mong, mag-increase mo din mong yield. So wala siya, mo increase yung yield, less mo yung inputs. Yes, sir. Kamu saja dapat i-apply, sir, from pag kita sa transplant pa, pag i-apply ito na itong IOF sa CBIT. So pag day one na, kami mo siya i-apply. Pagkat na isa. Apply ka. Ano sa kama ko, sir? Pag humanin mo cropping, pag sikat cropping ni po, isa ka bulan ka. Back for pag sikat cropping na po. Pila, oh, pila ka wala. Cropping na. Pwede ba? Kali wala. Basta siya makali na. Ah, wala. Magsugod ka lang. Magsugod ka lang. Okay. Sa awang middle mong good. Time for cropping. Nasugod pa lang. Sa pag-plowing ni po, apply ka, oh. Isang ka-apply sa pag-plowing. First plowing. Yeah. Then, negative 2 days bago ka mag-transplanting. So, kini, naka-plansa na daan. Na-plansa na daan. Plansa na daan. So, 2 days na 2 days before ka mag-transplanting, apply ka. Apply. Then, pag humani mo apply, pagka uma-apply ka, pag umano yung transplanting, pagka uma-apply ka, then 7 days, then 15 days, then 30, then 35, 60. Pero kung 9 cases nga, atak yun siya ka ng 9% sa symptoms sa mga sakit, okay, kung outbreak mo na siya, pwede ka winter pa log 7 days. Pero so far, sir, sa mga paano, wala kayo sa iwan dun. Taki pa sa iwan. Punta na. Ma'am, sa'yo punta na, ma'am. Mga problema sa yung palayan, ma'am. Oh, sa yung common problema nyo sa yung palayan. Stem borer. Si stem borer, matake na siya pag vegetative stage. Diba? Pagtanong nyo, matake na. Muna siya, ang career anang mood. O ba ng urag? Anang ba? Urag alibang bang? Kailang drawing na. Mood na siya. Kana siya, kanang mood nga makita niyo magdupad-dupad, hindi pa na siya makadistract sa tanong. Ang distracted stage, stage sa isang kwan, moto ay yang, moto yang larva. Di ba ang life cycle sa insekto kay na ay egg, larva, pupa, o adult. Kanang ito kita magdupad-dupad, adult pa lang na. Pagbantayaran na ako na nai magdupad-dupad sa iyong umayan. Kaya mga pinak sa mga anak, mga load na nai mga umay. Tungod kay pagkanay presence sa mood sa iyong palayan, itlugan na nai yung palayan. Pag itlog sa iyong palayan na, pupusa na siya. Mahimo na siya ng larva. No? Katong wati yung ka, katong stem borer, musunod na siya sa iyong sulod sa stem. Pag sulod sistema na, automatic, patay na ng last task. Oh. Muna, sige, kaputol-putol yung umay. No?
So the good thing is, ang ato ang IOF, pamilyar ba ka DT Corn, ma'am? DT Corn? Nga nandili siya, takihog, steam warrior. Kaya tawag kayo, naka-gijikan siya DT Corn. Kanang BT, muna siyang Bacillus thuringiensis, tawa? Wala na siya spores. Mga ningin-ningin ba? Yan ba, pero mga sa microscope na lang makita. So, karon, kung muna explain ang IOF sa mong palayan, mag-penetrate na sa mong kumayan. Pagpan si Gataki ka Ogmur, nangintog sa mong palayan, then napusa, ang larva mismo, dili na mo ka ang palay. Iyang kaulon, kato mga spores o mga ito mga BT. So kanang BT, toxic ka sa larva. So matay ang larva. Wala, wala yung infestation sa stem borer kung applyan niyo mong IOF. Wala siya ilang mga explanation mo. So kung problema niyo muna, apply na niyo anima. Wala siya. Okay. Sir, problema? Sir, kung iba, ikaw ka sa physical appearance niyo base ba? Bahay sa inyong experience, may nakadlaw ang mga na kailangan niya sa sa inyo, sa mga hybrid, sir, pila na experience yun. Basta muli siya, what, sir? Mga 10 days o 7 days. Oh, usually ganyan. Last, last 10? Hindi, minus siya. Minus. Oo. Ano siya? Wala akong, manang siya, ha? Ugupasin mo sa days of harvest. Mas gwapo mo gasi mo sa physical. Kaya gini mong good, magwala niya maturity. Basi kung musunod ihapon mo sa iyong fan ba, method na pinaan daw, niya, nag-mature ka siya, yun siya. So, naitin yung siya nga na. So, so may nagagawin mo, if nga nga nung ihanan nga po ako, tungkol kay nga itong sistema, ato ang pag-harvest ninyo. So, advice lang, physical lang ako na daw. So, ang hita po sa mga ma-hybrid mga hybrid, muna siya 10 days. Yes, sir. Muna yung mga po. 10 days, 10 days. Sir. Hita mo yung o, sa line graph, sik to mo. Isa mo yung naging line graphs? Mais. Sir. Ano ba yung gamay nga butana ba? Sir. Maling kung ka na nga imong isulat sa board, hindi mo paluho na sobra sa 3 kilos na mong gamit. Depende. Ay mo atake nga mga kuwan. Oo, depende lang kung nangyong atake. Boto yung sir, kung depende lang kung na-atake, labi na kung na-atake yung black bag, posible nga maluhang ka dyan ang kilos na mong kuwan kay. Kinalam nyo lang ito, wala ko ito. Ah, sir. Maka may tanong ko, sir. Sige lang ako ako. Ay, thank you sir. Thank you Sir Jeffrey. Wala, may itanong ko po ba kay Sir Jeffrey? Papalakpakan po natin Sir Jeff. Ayan. Galing, galing ni Sir. Yung kanina po, yung nasabi ni Sir Jeffrey din, di ba? O, pares pa kayo ng pangalan. Sa Sir Technician. Yung isa naman, Jeffrey din. Okay. Yung ating pong IOF, for 1 hectare is tama po sinabi ni Sir 3 kilos ang magagamit po. Okay? So, paano po yung paggamit niya? Ibaba po natin sa isang drum, which is pupuha po tayo. Ito po yung ating 1 kilo eh. One ay dito ng kalahate, ng half. Ibababad po sa isang drum, yung isang drum na tubig is which is 200 liters. Na ibababad po natin ng 12 to 24 hours, o maximum na po yung 24 hours, then spray. Okay? So yung unang spray niya, yung sinabi ni sir, is blowing. Tama ba? And then, babad ulit, 2 days before transplant, o 2 days before ka magsabog, tanim. Babad ulit tayo, then spray ulit ng 1/2 kilo. So 1 kilo na nabubos, tama po? Then sa normal, kung wala naman pong atake, yung sinabi ni sir, depende kasi yan. Kung ano yung bang nakita natin, na grabe ang atake ng peste o insekto, which is IOF, yung aming experience po dito is
bihira, minimal. Kaya ang sinusunod natin na protocol is after pag-transplant, 15 days spray. After 15 days ulit o pag 30 days ng inyong palay, ng inyong tanim, spray ulit. Okay, so nakaubos na na 2 kilos. Tama po ba? Yes. Kasi half kilo per application. Then next is after 45 days. Okay? So, sumunod ulit is after 60 days. So, total of 6 application po tayo. From lang po hanggang doon sa mabuntis yung palay. Okay? O yung vegetative stage, kung tawagin. Right? So, yun yung ating protocol, ha? At nirecommend talaga namin na mas maganda po magkaroon tayo ng seed selection. Yes? Yung inyong bilhin na gagamitin. Kung in-breed po ang gagamitin ninyo at susunod po kayo sa proper spacing. Yung proper spacing po natin, nire-recommend po talaga natin na transplant kung pwede. Okay? And then yung spacing po natin, kung pwede po, at least sa in-breed 10 by 10 or 12 by 12 inches. Bakit mas maluwag? Kasi mas madami din pong ilalabas na tillers ng inyong palay. Kasi naka-IOF po eh, may good bacteria. Right? Yes, exactly. Nakikita nyo nga po kayo sa mga video. May sinusunod talaga na proper spacing. Kasi kung susundin po natin yung traditional natin, wala rin pong problema. Pero kung gusto nyo makakita ng magandang resulta, itry po ninyo. Sa proper spacing po, malaking bagay. Pati po doon sa insekto, peste, ayaw kasi nila nang naiinitan sila. Since may maluwag yung spaso ng palay mo, makakasinag yung araw, aalis yung insekto. So, malilis yung paggamit po ng insecticide. At ang good news po, baka next year, maglabas po si company ng organic insecticide po. Yes, kompleto na at meron pang kasamang foliar. Okay, so literally wala talagang gagamitin, zero chemical. Pero meron po tayong mga users talaga, zero chemical. Ako na lang po, real talk, sa Nueva Ecija, kasi sa Luzon po ako unang nag-market eh. Nueva Ecija, para po siyang bukid doon dito sa Mindanao. Pero ang weather doon, mainit. Kaya ang mga tanim doon, yung mga nabubuhay na kaya ng matinding init, parang dito sa Gansan. Pero maganda yung lupa nila. Okay? Okay pa yung soil. Ang mga tanim nila doon, mga gulay, kamatis, sibuyas, sitaw, ampalaya, talong. Literal po, wala pong ginamit na insecticide, pesticide. 50% talaga ang less na abono. Purely IOF, ang ganda ng mga results. So, paglabas ng foliar at paglabas ng ating organic insecticide, wala na talagang gagamitin, as in zero po. So, yun po yung abangan natin. Yes? Okay? Kasi bakit po, ang mission po namin is makatulong sa mga Filipino farmers, sa ating mga kababayan ng mga magsasaka. Dahil minamata po eh, ang mga farmers po dito, ang tingin din nila sa sarili nila, maliit. Kaya nga po kapag may anak sila, di ba kapag halimbawa tinuruan nila o pinag-aaral nila ang kanilang mga anak, ayaw nilang ipamana yung kanilang trabaho, yung pagiging farmer. Ayaw na nilang iparanas na bilang farmer ako na tatay o magulang namin o magulang mo, huwag mo nang ranasin. Maghanap ka o mag-dream ka, mangarap ka ng mas malaki. Tama ba? Kasi bakit po, ang farmers literal, ang sinasabi nila, baon sa utak. Malaki ang gastos, madalas pa failure. Okay, binabago po namin, binabago po ng installing. Palakpakan po natin yun. Kung napansin niyo yung mga results kanina, yung mga video kanina, nakakataba po ng puso. Nakapagpunta po namin doon, hindi pa nga po namin kakausapin, sasalubungin po kami, tapos magkikwento at magpapasalamat po sa amin. Sa mga distributors po na nandito ngayon, na na-experience po nila na pag umuwi sila, may dala o pinakain pa doon sa area, doon sa bahay ng farmer. Kasi sa pagsasalamat po, na napaganda natin yung kanilang tanim. Okay, napalaki natin yung kanilang harvest. Simple lang po ito, sa mga meron pong farm dito o sa may mga kilala po na may farm na namoblema sa malaking gastos, bababang ani, madalas na failure, laging pinipeste, ipakita nyo po, ikwento nyo po, yun nalaman po ninyo. Okay? Kasi it's the right time para naman po tulungan natin sila bumangat yung mamumuhay po nila. At darating po yung panahon
napaka po magulat na lang po tayo. Meron po kasi kami project po ngayon. Kung tawagin po siya, Farm Home Project. Lahat po ng gastos ng farmer, si Instalin po ang mag-provide. Pag-utang. Okay? Unti po po doon sa bilhi, sa lahat ng inputs, pati machinery, wala pong farmer na matatanim ng mano. Wala pong gagamit pa ng pantabas para doon sa pag-harvest. Okay? Lahat machinery po ang gagana. Provided po ni Instalin. So doon po kalawak yung vision namin na tumulong po sa farmers. Dahil ang gusto na po namin dito, hindi po income. Legacy na po eh. Ang gusto po namin, yung tipo tayo po lahat dito, makikilala tayo, maaalala tayo ng mga apu-apuhan natin na meron tayong magandang pinamana. May tagtatak tayo ng history, ng legacy. Okay, through you, with the help of you. Kasi hindi na namin kaya mag-isa to eh. Kailangan din namin kayo, natulungan din kami i-share yung magandang benefit ng ating produkto. At maganda po, sana masubukan nyo po mismo personal. Okay? Kami nga po eh, ako po, wala kaming farm. And so happened po na yung mother ko, may nagbili po kamakailan lang doon sa Leyte na may area po na merong palayan. Okay? So, tanong niya sa akin na, di ba nagpapropo tayo ng organic? Baka pwede natin i-try gamitin. Ginamit po. So far, ang ganda po ng tayo ng aming palay. Okay? Pero daanan kami ng baha. Daanan kami ng, ibig sabihin, daanan kami ng ulan, ng bagyo. Pero, grabe ang resistance niya. Grabe yung kapit. Grabe yung roots. Okay? Yung roots yung magdadala doon eh. Hindi siya basta-basta natutumba kapag yung root system mo, okay, nakapenetrate talaga doon sa soil. Alright? So, ito, namumulat po kami. Wala po ako farm. Hindi ko po, kumbaga ako po, hindi po ako pinalaki na tatay ko is farmer. Okay, sa Manila nga po ako lumaki. Pero natutunan ko po, kumbaga nakita ko yung reality ng mga farmers, yung talagang pinagdadaanan nila. At nakita ko rin na very potential po ang farming. Yung papa ko nga po mag-resign, malapit na kasi senior citizen. Alam niyo po, naiisip niyo ang business, hog raising, babuyan. Bakit po? Kasi meron tayong produkto eh. Mapapabilis yung paglaki ng baboy. Mawawala yung amoy. Yung mabahong amoy. At makakatipid dun sa feeds. Kasi yung produkto natin, hindi lang po para sa crops. Pwede rin po sa livestock. So saan ka ba? Diba? Simple product, pero dala mo lahat. Okay? So, napakaganda po ang produkto natin. Ano po masubukan po natin. At meron po tayong mga bagong product na nilaunch, na nilabas. Mapapatapos.